Parang tama po yung ating mga predictions, mga kababayan, tungkol sa possible dayaan na mangyayari po sa May 9. Babalik ka rin nila yung kwento. Kinalalabas nila ngayon na si nanay, yun ang tatargetin na dadayain daw. What? Yun ang lumalabas po sa mga group, ano? Group chat, pati sa Viber. Kinokondisyon na mga kababayan yung isipan natin na yung mga kulilats tulad ni nanay po na napakalayo yung ratings, yun ang dadayain. Sabi ko sa inyo mga kababayan, paano dadayain ang kulilat? Ang dinadaya po, ang front runner. Pakinggan ninyo ito, mga kababayan, na mga balita dito. Itong pinalalabas nila sa mga group chat. O sabi rito, sinir ito, maraming salamat sa nag-share sa atin. Huwag ko nang i-mention daw yung pangalan niya. Siya yung nakatanggap nito sa Viber group. Sabi rito, I got this from our Viber group. It's a kind of long but worth reading in knowing what could possibly happen. A big possibility of election fraud could take place daw. Please disseminate and let's be vigilant. Ay, ito po ang kasunod ng information. Mga indikasyon na dadayain si BP Leni. What? Oh, no! Sabi ko nga po, it is illogical. It is an abnormal thinking na dadayain mo yung dati ng hindi man mananalo, dadayain mo pa. Dadayain para ano? Para maano? Matalo yung nagdaya? Dati nang leading, mga kababayan, yung inaakos ang mangdadaya. Paano mangdadaya ang leading? Sabi ko nga, mga kababayan, many times. So, ito po is mindsetting. Remember yung mga lumabas na mga sabi intelligence reports yon nagugulin yung eleksyon at pag hindi daw nanalo si Lenlen baka magkagulo. So hindi nila tatanggapin mga kababayan ang anuman na pagkatalo ng kakampon. What? Yun mga kababayan ang ibig sabihin po nitong mga lumalabas na information. Pag natalo si Lenlen, palalabasin nila, kinokondisyon yung isipan ng publiko na dinaya si nanay. Kaninyo? At ang ituturo, the frontrunner at yung administrasyon. In comes now, the possible panggugulo na kung anong grupo. Eh talaga sila, magulo talaga naman. Sabi ko nga, pinapattern nila during the time of Coricong. Si Coricong po hindi mananalo. Ano sabi ni Coricong, mga kababayan, in an interview, pag natalo daw siya, ang ibig sabihin, dinaya sa ni Marcos. Oh, no! The same script, mga kababayan, ngayon, ang pinalilitaw nila. Ito mismo. Ito yung ano, in-spread nilang mga information, mga kababayan, setting the minds of the people and setting the stage for a possible, you know, massive fraud na sinasabi nila ang dinadaya po yung kandidato nila, yung kakamfeng. Sabi rito, note, tatandaan natin na do or die ang halala na ito kay Duterte na maaring mabilanggo dahil sa plunder, in involvement sa drug trades at malawakang mga pagpatay at kay Marcos dahil sa kanyang utang sa BIR, kasong plunder at sa kanyang nakaw na yaman dahil dito siguradong gagawin nila ang lahat para manalo. What? Itali niya kung paano tayo pinaiikot ng mga taong ito. So, kailangang basagin natin po itong mga propaganda nilang ginagawa ngayon. Baliktad po ang sinasabi nila, mga kababayan.
ang halos lahat ng mga commissioners ng COMELEC, sabi rito po, ay mga bata ni Duterte. Binibigyan nila ng duda ang Commission on Election ngayon that any result from the COMELEC na hindi sila yung nanalo, ang ibig sabihin, dinaya sila. Payag kayo sa ganon, mga kababayan, na mindseting? Ngayon, bakit malakas yung ating paniwala na yon talaga ang kanilang plano? Sunod-sunod po yung pinapalabas nilang press release. Indicated po siya. Basahin ko itong isang pinablis ngayon pa lang, an hour ago, sa Philippine Daily Inquirer. Ito. Kasabot nila yung mainstream po. Sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer, the Philippine Embassy in New Zealand has requested anyone who received a ballot with an erasure or missing names of candidates to return their ballot packages to the embassy so that they can verify the claim. Ano daw ito? This after allegations made rounds on social media that the name of Vice President Lenny Robredo, a presidential candidate, is missing in the ballot. Planted po. Kung sa airport po, laglag bala ito. So, ang missing daw po, yung pangalan ni Linlin. So, setting the minds of the people, conditioning the minds of the people, with all these news releases, mga kababayan, na target ng pandadaya, si Linlin, what? Payag kayo sa ganito mga kwento ng mga pang-uuto nila? Syndicated po. Ah, ito yung statement. Embassy of the Philippines, Wellington. Statement on the alleged missing ballot entry. Ano? Ah, malabo. Wellington, April 24, 2022. The Philippine Embassy in Wellington refers to the allegation circulating on social media that a voting ballot sent by the embassy excluded the name of a particular presidential candidate. Matindi po. Sabi ko sa inyo, itong mga agents ng mga dilawan, mga galamay, nagpaka-spread all throughout the world. Kasapakat po ng mga kabalot all throughout the world kasi ang nasa likod nito, guguluhin po nila ang ating eleksyon. Just like yung nangyari po sa Amerika, as I was telling you. You see, anyone who claims that they have received a ballot with an erasure, non-appearance of any of the entries, is requested to return the entire ballot package to the embassy so that we can verify the claim. The embassy is coordinating with the COMELEC accordingly. The Philippine Embassy in Wellington is committed to upholding the integrity of the national elections. As we stand by our oath as career civil servants to uphold the values of patriotism, integrity, professionalism, excellence, and service. Maraming salamat po. So yun ang tinalabas na statement ng embassy sa Wellington ng Pilipinas after na lumabas sa social media ang mga balibalita. Planted po na may mga baluta, wala yung pangalan ni Linlin. So, comes now the news releases sabay-sabay sa mainstream media. Para isipin ninyo po mga kababayan, kaya we have to counter this. Para isipin ninyo ng mamamayang Filipino, ngayon pa lang dinadaya na si Linlin. At ang salarin po, ang kampo ni Bongbong Marcos siyempre uli, at saka si President Digong, kasi katandem sa unit team, si Inday. What? Hindi kayo magtatagumpay sa inyong mga kasinungalingan. Ah, ano pa yung kwa natin?
as we, ano pa yung prueba natin na gano'n ang siniset yung isipan natin, setting the minds, conditioning the minds of the people, nilalason yung isipan natin. Ito pa, kasabay nito, ngayon mismo mga kababayan, nag-release po ng statement yung kampo ni Linlen. Pero makalintal. Ito po. Ngayon pa lang po, sinage ko yung mga balita ngayon. Ika sa inyo. Ano sabi rito po? Saan ito? Manila Bulletin? Manila Bulletin po. Para credible. Pag sinabi nilang fake news, hindi man po ako fake news. Manila Bulletin po nag-publish. Hindi man ako. Yung kanila, Inquirer po. Diba? Di sabihin nilang fake news kasi ang hilig nila sa mag-akusang fake news. O ngayon, no? Robredo Camp to supporters. Verify voter status with COMELEC. Bakit daw? Sabi ni Makalintal. The camp of Vice President Lenny Robredo is asking supporters to verify with the COMELEC if their names are in the active voters list after several complainants raised concerns over possible voter disenfranchisement. Ang ibig sabihin nila, gustong palabasin dito, maraming botante sila na mga kababayan, wala sa lista. What? And because of that, palalabasin nilang dinadaya si Linlen kasi yung mga boboto sa kanya, hindi makaboto. What? Ay, COMELEC, sumusubra na ito yung mga taong ito. I think you have to act on this. Parang sinisiraan na po kayo. Ari ba? So sabi rito, Robredo's legal counsel, Romulo Makalintal, already called on the poll body to look into the issue as soon as possible. This stemmed from several complaints and concerns of certain voters who said that they were surprised to find out that their names had been deactivated. What? From the list of voters despite having voted in 2016 and 2019 election. Kita niya, sanad-sanad yung pagpalabas nila ng mga statements para isipin ng publiko, talaga anyang intentional. At sinisimulan na nila. Kasi nga, kailangang masiguro nilang mananalo si Bongbong Marcos through cheating at saka si Inday Duterte or else, mga kababayan, pinalalabas nila doon sa kwento, ay masisingil si Bongbong Marcos ng 203 billion pesos na pagkakautang sa state tax. Saka si President Digong, pag hindi si Bongbong Marcos at Inday ang mananalo, kulong. Di ba yun ang pinapaikot nilang mga kwento? So gagawin nila yung lahat para manalo. Kahit hindi po gumalaw si President Digong, wala ngang endorsement eh. Ayaw kay Bongbong. Landslide po. Ang unity, landslide. Huwag ninyong baliktarin na kayo yung dadayain. Walang dinadayang talunan. Ang talunan po, di yun dinadaya. Ang kulelat po in any competition, hindi yun dinadaya. Paano mong dadayain ang dati ng talo? Huwag kami. Ginawa ninyong bobo yung mga tao. Huwag na ninyong itulad sa inyo, yung mga mamamayang Filipino. Mawa naman kayo. Diba? Pinapaikot ninyo ang mga mamamayang Filipino. And that's the reason why ayaw sa inyo. Ang sama ng mga ginagawa ninyo na pag hindi kayo nanalo, dinaya kayo. You see?
Makalintal said that some voters complained that they were able to vote in 2016 in 2019 elections, but they found out that the names had been deactivated without any reason at all when they verified with the COMELEC precinct finder. A voter said that he was registered as an overseas voter in 2016 and changed his registration to local and voted in Marikina in 2019. False, and now his records show he is still in the list of overseas voters, sabi po ni Magalintal. This is a very serious matter as it could mean a massive disenfranchisement of voters or could be a very systematic way of deleting names. Ina ninyo? Naglalagay sila ng they're putting doubts into the minds of people. Kinalalabas nila intentional yung pag-delete ng mga pangalan ng mga butante to the advantage of certain candidates. O, kita ninyo? So, pinalalabas nila, ang nasa likod nila, yung mga kalaban nilang kandidato. Wala mang iba na pwedeng ituro, siyempre, the front runner. Kira ninyo? Ang insinuations nila. Kaya yeah, minsan, hindi mo man po masisi. Yung COMELEC, si Bulay yata yon, galit si Drilon kanina. Kasi warning si Bulay, we will mobilize the armed forces. You have to remember anya na the armed forces during election period under our command. Pwede namin anyang utusan para aristuhin kayo yung mga naninira sa Commission on Election. Napikon yung tao. Sino hindi mapipikon? Tinitibag na ngayon, mga kababayan, yung credibility ng Commission on Election. At yun, pinapalabas nilang mga kwento. Because of the fact anya na lahat ng mga commissioners ngayon appointed ni President Digong. Di ba yun ang binasa ko kanina? He is now preparing a letter to the COMELEC to raise this issue and seek immediate action by the poll body to resolve this confusion in the names of those registered in the list of voters. Pinalalabas nila yung mga nawala sa lista, mga supporters nila po. Paano ninyong nasabi? Tinanong ninyo? Na boboto yun kay Linlin? Baka nga boboto yun kay Di. Iba. Oh, ito si Trililing. Trililing, for his part, warned that Robredo supporters will not allow her to be cheated in May. Biglang nagbatin. Sabi ko sa inyo, pag pumasok itong siya, no? Pumapilitong si Trillanes, siguradong Bicoy kwan po ito. Bicoy style ito. Pero, ultimately, sabi po ni Trililing, ang bantay dyan, nakita nyo yung rally sa Pasay. Oh, you see? Nagbabanta na gagalaw yung napakaraming tao. Tulad ng nangyari sa Pasay, palagay ko pag dinaya mo yung grupo na yon, ay hindi naman uupo lang yon. Magagalit po yung tao, nanggagatong na po. Magagalit yung tao. I think if you cheat on that group, they are not just going to stay seated. Adding that, there might be another people power demonstration, you see? Tama nga yung intelligence report. Pag hindi nanalo daw, sabi doon sa mga lumilitaw na kwento, they will stage another people power para hindi makaupo mga kababayan yung nanalong kandidato, which is expected ang mananalong kandidato po, si Bongbong Marcos at Inday. Kita ninyo? Ito na mismo yung declaration nila. Adding that there might be another people power
So this is, you know, mga kababayan, reminiscent of what transpired in 1986 snap election. Sabi po masya mismo ni Trillanes. So they are threatening us with another people power pag hindi po manalo si Lenlen. Payag kayo? You see? However, the former Navy officer assured that Team Lenny Kiko has a group to take experts to study the options available to prevent massive cheating. So pinalalabas nila, sila yung target ng cheating. The team also has volunteer organization like the Sambayan Coalition that set up a poll watching system. Kaya sabi ko sa inyo, huwag tayo magtitiwala dito sa mga bantay-bantay nila, lalo yung ano, PPCRB. They are aligned. They have a candidate. Baka nga po, yun pa yung mag-set ng trending. Di ba? At yun pa yung, di ba, sabi ko sa, ano yung nangyari noon? Wala pang PPCRB during the time of Marcos. It was NAMFREL. Yun ang ginamit nilang instrumento para sabihin nila, dinaya yung eleksyon. Ngayon, ano yung counterpart ng NAMFREL? Yung NAMFREL hindi naman masyado nga ano, aktibo ngayon. Ito na pong PPCRB. Kaya bantay po tayo kasi ngayon pa lang po ay binabaliktad na nila ang kwento. Pero still, hindi tayo magkukumpiyansa kasi itong mga kalaban po natin ay determined, kumbaga, dispiradong hawakan yung kapangyarihan. Ano kaya gagawin nila? Ano? Kaya gagawin nila lahat ng paraan. So, magbabantay pa rin po tayo. So, malinaw po mga kababayan ang script nila. Napakalinaw. Hindi nila tatanggapin ang anumang any defeat. Hindi nila tatanggapin. At posibleng silang manggulo. At binibrainwash po tayo. Kinokondisyon yung isipan natin na pag natalo si Lenlen, dinaya. Huwag kayong naniniwala sa kwento nila. Ang source mismo ng information, pag sila po, sabi ko sa inyo, it is a polluted source. Asa pa kayong magsasabi yan ng mga taong yan ng totoo? Sanay na sanay sila sa kasinungalingan. Paano magsabi yan ng totoo? Lahat baliktad ang sinasabi, lalo na itong si Trilili. And the handlers of one, sila po ang puno ng ano? Puno ng mga sinungaling dito sa mundo. So anyway, mga kababayan, yun man lang po ang gusto kong ipaabot sa inyo. We just pray very, very hard. Habang papalapit ng papalapit po yung alala na hindi sana manaig ang masasamang balakin nito pong mga taong ito at maging mapayapa po ang gagawin na halalan. Peaceful, honest, and orderly po ang ating alalan. At dapat makaupo yung dapat maupo. Hindi po itong mga sindikato na gustong kumontrol, gustong bumalik sa kontrol sa ating pong bansa, na nakita ninyo kung paano nila sinalaula yung ating bayan. Okay pa? Ako po si Dante Maravillas. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. God bless.